itayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalatay sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay,
Ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa hope ang lida nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro. Inutosan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nanangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y napubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, ano ang aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, ano ang aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing magpasalamat. Ang handog kong panalangi, sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito.
sino ang makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad, ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal lang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang umaga. Maganda po ba ang umaga ninyo? Gaganda na po dahil matatanggap natin ang ating Panginoon. Amen po. Amen. May tanong po ako sa inyo. Kapag sa isang relasyon po, ito po kadalasang tinatanong ko sa mga ikakasal ko, kapag sa relasyon ay nagkakaroon ng problema, hindi pagkakaintindihan, ano pong ginagawa ninyo? Iniiwan na po ba agad? Diyan ka na, di kita maintindihan. Diyan ka na, hindi ko alam kung anong gusto mo. Sinabi mo, ayaw mo kong makausap nung hindi kita kinausap, nagalit ka pa lalo. Diba ho kung minsan sa isang ugnayan, napakagulo. At ang hirap maintindihan ng bawat isa. Pero ang tanong, kapag nagkakaroon nga ng pagkakagulo at di pagkakaintindihan, ano ba dapat ang ginagawa? Nang iiwan na lang ba dapat? Iwan na lang ba dapat? Bahala ka na sa buhay mo. Umayos ka mag-isa mo. Dahil kadalasan po, kapag nagkakaroon ng problema sa isang relasyon, madalas ang natatapos ay ang relasyon. Kaya ang ipinapaalala ko sa bawat ikakasal ko, sa bawat nag-iibigan, na kapag nagkakaroon ng problema sa isang ugnayan, sa isang relasyon, ang tinatapos ay ang problema at hindi ang relasyon. At sa papaanong paraan? Sa pakikipag-usap, sa pananatili. Hindi kayo magkakaayos kung mag-iiwasan kayo, kung mag-iiwanan kayo, at hindi kayo magkakaayos kung hindi kayo mag-uusap at hindi magpapaliwanagan. At sa ganitong paraan, nakikita natin sa Ebanghelyo, dahil yung mga alagad, yung mga taong sumusunod kay Jesus, hindi na maintindihan yung kanyang mga pinapahayag, ano nang ginagawa nila? Unti-unting nag-aalisan, unti-unting naglalayuan sa Panginoon. Kahit nung una, gustong-gusto nilang sumunod sa ating Panginoon dahil nakita nila yung mga magagandang mga bagay na ginagawa niya. Yung pagpaparami ng tinapay at marami pang mga himala. Pero ipinapahayag na ngayon ni Jesus yung katotohanan ng kanyang pagdating sa mundong ito. Hindi na maintindihan ng mga alagad. Kaya anong ginawa ng mga alagad? Nung ibang mga alagad ang ginawa, umalis na, lumayo na. At sa ating buhay po, ganoon din tayo kung minsan sa ating Panginoon. Aminin po natin
na may mga pagkakataon na yung ating mga dasal, hindi dinadasal ng, hindi sinasagot ng ating Panginoon at nagkakaroon ng pagtatampo sa ating mga buhay. Kung minsan nagkakaroon ng maraming pagsubok sa ating mga buhay, ang nagiging epekto sa atin, paglayo at pagtigil sa pakikiharap sa Kanya. Pero nawa, mga minamahal kong mga kapatid, magaya natin yung 12 alagad na natili, nananatili sa ating Panginoon sa pamamuno ni Simon Pedro. Nung tinanong sila ng ating Panginoon, kayo rin ba, ibig nyo rin lumisan sa aking piling? Sabi ng alagad na Simon, na si Simon Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. Nawa, yung ating ebanghelyo sa araw na ito, itulak tayo para maging inspirasyon sila Simon Pedro na nanatili sa ating Panginoon sa kabila ng di pagkaunawa, sa kabila ng kaguluhan sa kanilang mga isip dahil nagtitiwala sila na nasa Panginoon yung salitang magdadala sa kanila sa buhay na ganap, sa buhay ng kaligtasan. Nawa sa mga panahon na tayo ay nagdududa at naguguluhan sa ating mga buhay, sa mga panahon na tayo ay dumarating sa maraming pagsubok, huwag talaga tayong lumayo sa ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Manatiling kumakapit at nagtitiwala sa Kanya. Kumapit. Kumapit dahil alam natin na ang Diyos tapat sa Kanyang pangako. At anong pangako ng Diyos? Na yung Kanyang mga anak, yung Kanyang mga minamahal na tao, hindi niya pababayaan. Hindi niya iiwanan. Hindi niya hahayaang mapunta sa kamatayan. Yun ang nais ng Panginoon. At yun ang patuloy na ginagawa ng Panginoon. Kaya patuloy tayong tinatawag na lumapit at makinig sa Kanya para hindi tayo mawala. Nawa, magawa rin natin yung ating mga parte. Makinig at sumunod at patuloy na lumapit sa Diyos. Patuloy na magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat. At pagtiwalaan din po natin na ibibigay ng Diyos yung kaganapan ng buhay sa Kanyang itinakdang panahon. May sarili pong panahon ng ating Panginoon. At mayroon din po siyang sariling paraan na kung minsan hindi ayon sa ating mga paraan at inaasahan. May itinakdang panahon ang Diyos. May sariling paraan ang Diyos para ipagkaloob sa atin ang mga pagpapalang nararapat para sa atin. Ang kailangan lamang nating gawin, patuloy na magtiwala at manatili sa Kanyang presensya, sa Kanyang ugnayan, sa Kanyang piling. At kung titingnan po natin, ito rin po yung ginawa ng mga banal, ng mga santo. Sa buhay po nila, kung titingnan natin, hindi naging madali ang kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Maraming paghihirap, maraming pag-uusig. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sila lumisan, bagkus ay nanatili sila sa ating Panginoon. At ngayon, pinaparangalan natin ang mga banal dahil sa kanilang pagtitiis at pagtitiwala sa Diyos. At ganoon din po nawa yung gawin natin. Patuloy na manatili, patuloy na maniwala, patuloy na magtiwala sa ating Panginoon na hindi magpapabaya. Ipapaalala ko po muling sa ating lahat na kung minsan yung ating mga dasal, ang paraan ng pagsagot ng Diyos ay hindi ayon sa ating kagustuhan. Sumasagot ang Diyos ayon sa ating pangangailangan na nakapaloob sa Kanyang kalooban, sa Kanyang itinakdang panahon. Hindi po palaging ayon sa ating kagustuhan. Kaya sa mga panahon na hindi nasasagot yung ating mga dasal ayon sa ating kagustuhan, baka may itinuturo pa sa atin ang Panginoon. Baka tinuturuan pa tayong magtiwala sa Kanya. Baka tinuturuan pa tayo na maghintay at magtiwala na ibibigay ng Diyos kung ano yung mas nararapat sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa ating paglalakbay dito sa mundong ito, ang ating dasal,
lalo na sa araw na ito, ang hilingin nating grasya ay pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala na kung ano ang ibigay sa ngayon, ito ang nararapat sa akin. Kung hindi pa ibigay sa ngayon, baka may mas magandang ibigay pa sa itinakdang panahon ng Panginoon. Ang mahalaga ay ang pusong nagtitiwala dahil ang Diyos, tandaan po natin, kailanman ay hindi magpapabaya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito sa bawat panalangin ng ating sasabihin. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atinawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan Niya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sada para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagading na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Aleluya,
kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. At tangkapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang madilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inipinpuno pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ana amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati panamin.